Yan, guys. Gagrani po tayo. Mag-practice muna po tayo kasi hindi pa ako marunong mag-grani. Hindi ako marunong po mag-grani. So, pero ang dami ko na po napapanood na grani. Pero sana, laksan po na. Ay, sniper to. Shot yan po. Helicopter cute. This. Also, this, mayroon nga palang monster. Spark flag. Kaya po alam po ito ay napapanood ko po itong mga grani na ito dun sa mga YouTube po. What? Need a padlock key. Yay. Padlock key. What is this? Oh, booty. Ganito po. Gantong ginagawa nila. Para mahuli si Granny. Para mag-glitch. Ah, para ba't kinaapun? Ranch.
naisip ko kung nasan ito. Bakit? Nangyari? The fuck? About steering wheel. Kaya nilang humuli ng ibon na paborito nilang kainin. Madalas din itong humuli ng manok o anumang maliit na hayop dahil sa kanilang predatory instinct. Ngayon 2021, halos wala nang naitatalang pag-atake ng sigbin sa mga alagang manok sa rehiyon ng Visayas. Sa tingin ko, ito ay dahil sa ang mga sigbin ay nakahanap na ng bagong tirahan sa piling ng mga tao. Ano sa tingin mo? Ang mga asong gubat ba ay ang kinatatakutang sigbin? Halos lahat ng sinaunang komunidad sa Pilipinas ay may istorya ng malaking ipon na nagbibigay takot at pakamakas sa inyong mga nakakita. Kung ako ang tatanungin, ang suspect sa malaking ipon na to ay ang Woolly Next Door. Ito ay may taas na tatlong talampakan at wingspan na talampakan. May bong, guys. Kumpara sa mga ibon na marami kong makikita sa gubat, madalas itong mapagkamalang manananggal o di kaya ay tiktik. Kung hindi mo pa naririnig ang kanilang huni, narito ang kanilang audio recording. Nakagigimbal ang kanilang huni, lalo na kung hindi ka sanay sa ibong ito. Ano sa tingin nyo, guys? Ito kaya ang suspect sa kinatatakutang tinuli? Gusto mong marinig ang inyong opinyon sa dami na sekreto at misteryo na bumabalot dito. Isa na dyan ay ang sea monsters na hindi pa lubos na napag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang pinakasikat na sea monster na pwede mong makita dito mismo sa Pilipinas ay